50 na lang. Dalawang beses ko lang ito nagamit, to. Mind pink with button. Pero comment na lang na mind pink. Ayan, Chloe! Mine na. Sayang-sayo na. Yours. Guys, guys, sorry. Wait lang ah. May kailangan lang ako asikasuhin. Bye-bye. See you na lang next time. Oh my God, Sissy. Okay lang ba dito muna ako? Ano naman ginawa sa'yo ni Ali natin? May sukal ba yun? Wala. Yun pala. Tano? May suman? Oh. Tsaka bumili ako ng manggang katerno. Ayan. Ano ba naman humagahan yan dyan? Pagkain, no? Oh! Ang ginagawa mo dito? Nadaanan ko kasi siya kanina sa palengke. Isakto. Pamangkin pala to ni Mang Yusef, yung sa karnehan. Eh di sinabi ko na sa kanya na sumama sa atin mag-almusal. Oh, nakalibre pa tayo ng giniling. Ayun, no? Ang kala yan, pantay. Salamat. Salamat sa pag-imbita. Salamat dito, ah. Thank you, Suman. Thank you, Suman. Oh, Suman, oh. Hindi ka naman, Suman na loob. Alam mo yung ginagawa mo? Ba't kinagaya mo si Shanti? Kasi kung kakanta ulit ako sa harap nila, di ba dapat may mukha ako na iharap sa kanila, di ba? Ha? Mukha? As in, magandang mukha. Tsaka maganda na rin siguro na damit. Magandang buhok. Zef, wala ka namang dapat baguhin eh. Tinabayan ko sa siya ni Aling Nadia na pangit daw niya. Sama-sama lagi siya ni Aling Nadia, no? Eh, wala ka namang ginawang masama sa kanya, di ba? Eh, lagi niya nga, di ba, sinasabi na dahil naging anak niya ako, nasira yung kinabukasan niya. Dahil wow. Kasalanan mo pa na naging anak ka. Eh, kung pupipiliin, siguradong hindi mo pupiliin maging nanay si Aling Nadia, no? Di mo ba talaga kakausapin yung nanay mo, Zef? Bakit mo ba kasi tinitiis yung mama mo? Alam mo, kung gusto mo, dito ka na lang tumira sa amin. Sigurado naman ako na yung mama ko, matagal pa yung makakauwi. Tsaka yung kapatid ko, nasatiyahin ko sa Manila, kaya dito ka na lang. Hindi ko kasi pwedeng iwan sa inyong nanay ng matagal eh.